Mic check. Okay na bro RJ? Okay na. Sige po, good morning po sa ating lahat and Happy Lord's Day. Magpo-proceed po tayo sa ating rule number 10. Ay, proceed din. Rule number 10 tayo. Last week, rule number 11. Pero rule number 10 yung ano, balikan natin. Nasa Google, nasa group chat na po yung ating notes, paki-download na lang po. Section 2, Rule 10, ang ating Duties of Christian Fellowship Studies. Manalangin po tayo. Let us pray. Our Heavenly Father, we praise you and we glorify your name for this day you gathered us to study your word. Salamat Panginoon sa biyaya ninyo. Salamat at mayroong salita ninyo na nagagabay sa amin. Nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng inspirasyon, Panginoon. Salamat sa biyaya ninyo sa araw na ito. Gabayan niyo po ang aming gawain ng pag-aaral. Ang inyong banal na Espiritu ang manahan sa amin upang magbigay ng kaliwanagan sa aming mga isip at puso. At maisapamuhay namin yung aming mga matutunan dito. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Again po, yung ating lecture notes ay nasa Google, ay nasa group chat natin. You can download that. So ito yung rule number 10. Again, rule number 10. And in line sa ating mga pinag-aaralan ng mga nakaraan, una yung devotional ni Brother Lowy, and then yung ating midweek Bible reading na nasa Book of Jude, yung theme na makikita natin doon, swak or eksakto dito sa pag-aaralan natin today sa ating Bible class. Focus sa contending for the faith, being careful, cautious, and attentive sa mga tao that might cause division within the church. So basahin po natin yung rule number 10. Ito po yung nasa ano notes. Believers ought to note watchfully and avoid carefully all causes and causers of division. They are particularly to shun seducers, false teachers, and those who spread heresies and errors that are contrary to the word of God. Yung mga mananampalataya, mga Kristiyano daw, dapat maging mapagmasid, watchfully, at maging maingat na iwasan lahat ng mga nagkukos, yung mga dahilan, nagiging sanhi ng pagkakabahabahagi or division. Umiwas sa mga manluloko, mga false teachers, mga huwad na guro, at ang mga nagpapalaganap ng mga maling katuruan at mga kamalian na salungat sa salita ng Diyos. And then, daanan natin yung ginamit na mga verses, supporting verses na ginamit ni John Owen. Unang verse is sa Romans chapter 16, verses 17 to 18. I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Avoid them, for such persons do not serve our Lord Christ, but their own appetites. And by smooth talk and flattery, they deceive the hearts of the naive. Mag-ingat kayo, sabi ni Paul, warning na sa mga Roman believers. Mag-ingat kayo dun sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi, you know, sanhi ng pagtalikod, apostasy, sa pagsalungat nila sa aral na tinanggap nyo. Yung tinuro namin, yung tinuro ng mga apostol sa inyo, yung contrary doon, yung tinuturo nila. Iwasan nyo sila, sabi sa verse 18. And then, after nun, kung babasahin natin susunod, kinoment actually ni Paul, sabi niya, na narinig namin yung inyong faith, yung inyong pagiging obedient sa teachings ni Christ. And sabi ni Paul, I rejoice in that. Nagagalak ako doon, sabi niya. And then, sinabi niya sa verse 19, ngunit nais kong maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti at walang muwang tungkol sa masama. Yun yung sumunod na instruction niya sa kanila. So, same, ito yung katulad sa rule, iwasan yung mga watch out. Doon yung sense ng pagiging cautious and watchful. Watch out for those who cause divisions. Yung nagkukos ng pagkakawatak-watak nila. And sumunod na verse na ginamit is in Matthew 24, verses 4 to 5, and then 23 to 25. Basahin ko muna yung verses 4 to 5. And Jesus answered them, "See that no one leads you astray, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and they will lead many astray." So,
Dito, sa part, sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw. Kasi there will be people, they will come in my name, sasabihin nila, I am Christ, and then ililigaw kayo. Kaya mag-ingat kayo doon. Basahin natin yung sumunod, 23 to 25. Then if anyone says to you, look, here is the Christ, or there he is, don't believe it. For false Christs and false prophets will arise and perform great signs and wonders so as to lead astray, if possible, even the elect. Dito ulit yung sense na may nagtuturo, ito na si Kristo, nandito na siya. Since sinasabi ni Christ, warning niya is huwag kayong maniwala. Bakit? Kahit na mag-perform sila ng mga great signs and wonders, ginagamit lang yun para iligaw kayo. And sabi dito sa dulo, if possible, kahit yung mga elect, kahit yung mga hinirang ng Diyos, kung possible silang ma-deceive, they will be deceived. Part ito ng Olivet Discourse ni Christ in Matthew 24, kung saan binigyan niya ng instructions yung disciples bago siya arestuhin. Kinagabihan nun, inaresto na siya. And yun nga yung warning na even if ganun katindi yung deception na kung yung mga elect can be deceived, ultimately deceived, madideceive sila. Ganun katindi yung deception. Next verse, 1 Timothy chapter 6 verses 3 to 5. If anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and the teaching that accords with godliness, he is puffed up with conceit and understands nothing. Kapag yung, if anyone, kung sino man yung nagtuturo ng ibang katuruan na hindi sangayon sa tunay na salita ng Panginoong Hesukristo at hindi umaayon dun sa ang pagiging makadiyos, yan, godliness. Sabi doon, siya ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Ganda ng description ni Paul. Sakit na niya ang manuligsa at pakipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan, at masasamang hinala. Yan. He has itong tao na dinidescribe dito, has an unhealthy craving sa mga controversy, mga quarrels o yung pag-aaway-aaway, which produce envy or inggitan, dissension, yung pag-aaway-aaway, slander and evil suspicions, and constant friction, yung naglalaban, among people who are depraved in mind and deprived of the truth, imagining that godliness is a means of gain. Na ang akala niya, godliness is a means of gain, meaning, meron siyang sariling, apart from the moral standard na binigay ng Diyos, mayroon siyang sarili. Again, a description ng false teacher mula kay Apostle Paul. We see kung paanong itong mga wolves na ito, they have corrupted characteristics and they do evil things. Another verse na ginamit ni John Owen is in 2 Timothy chapter 2, verses 16 to 17. But avoid irreverent babble, for it will lead people into more and more ungodliness, and their talk will spread like gangrene. Iwasan mo ang mga usapang walang paggalang sa Diyos, sapagkat ang mga iyon ay lalong naglalayo ng mga tao sa Diyos. And then, Paul, actually, nagbigay siya ng name. Name drop siya ng dalawang taong example. Pag binasa mo sa verse 17, sila, Himeneus and Philetus. Itong dalawa yung primary example ng ganito. Yung mga usapang walang paggalang sa Diyos, mga naglalayo sa mga tao sa Diyos. Their talk will spread like gangrene. Ito yung mga examples, Himeneus and Philetus. So this is an actual. Nangyayari talaga ito. Nagbigay si Paul ng example. In next verse, Titus 3, verses 9 to 11. But avoid foolish controversies and quarrels about the law, for they are unprofitable and worthless. As for a person who stirs up division, after warning him once and then twice, have nothing more to do with him, knowing that such a person is warped and sinful. He is self-condemned. Again, andito ulit yung warning about avoiding controversies. Ang sabi doon, sa taong nag-indulge sa ganun, sabi doon, iwasan mo. Iwasan mo once, iwasan mo, warningan pala. Warningan mo, bigyan mo ng warning once, and then twice, and then kapag ano pa rin, nagpupursige pa rin sa ganun,
Iwasan mo. Na, kasi nagkakosyo na siya ng division. Dahil alam mo, ang ganyang tao, sabi ni Paul, ay masama at ang kanyang sariling mga kasalanan ang nagpapakilalang siya ay mali. Verse 11 yun. Specifically, I believe yung tinutukoy ni Paul dito, sabi doon na nag-uusap about the law, are the Judaizers. They capitalize on the Mosaic law, the perverted view nila ng Mosaic law para inconvince yung mga Christians. Eh, kailangan mo munang sundin to para totoong Christian ka na. Thus, leading them astray from the teachings of Christ. In 1 John chapter 2, 18-19, ito yung sinabi ni John, children, it is the last hour, and as you have heard that Antichrist is coming, so now many Antichrists have come. Therefore, we know that it is the last hour. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that it might become plain that they all are not of us. In short, ang sinasabi ni John dito, yung ultimate proof that they're not of us, meaning hindi sila kabilang sa ating mga family of God, mga mananampalataya, is umalis sila, iniwan nila yung pananampalataya. Tinalikuran nila yung katuruan, yung the family of God, yung teachings ni Christ. They abandoned their faith. Ultimately, that's the proof that they're not of us. This shows that itong mga ni-refer ni John as Antichrist, at one time, they identified themselves, pinakilala nila yung sarili nila as a part or as a member of the Christian community. And again, the fact that they left the body of Christ, it demonstrates, pinapakita nun, that they were not of us to begin with. Isa ring ini-imply nito is that a healthy church can purge itself of poisons. Yung isang healthy na community and should and must sabi doon, alisin mo yung evil person from among you. And in 1 John 4, sabi ni John, beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. Mga minamahal, huwag niyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Again, ito yung warning to test every spirit. And basahin natin sunod, 2 John 10, verse 10 and 11. If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him into your house or give him any greeting, for whoever greets him takes part in his wicked works. Yung this teaching na tinutukoy dito ni John, sa verse 9, mababasa natin na work of Christ, the teachings of Christ. Kung mayroong dumating, hindi dala-dala, tagapangaral na hindi ito yung dala-dala, hindi yung katuruan ni Kristo yung dala-dala niya, do not receive him. And again, meron itong cultural context. I believe na discuss na natin yun dati. Let's jump sa Acts chapter 20, verse 29-31. I know, sabi ni Paul, I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock, and from among your own selves will arise men speaking twisted things to draw away the disciples after them. Therefore, be alert. Dito, si Paul, yung story is, he's giving a final instructions sa mga elders sa Ephesian church. So, papunta na siyang Jerusalem, pero bago siya dumiretso sa Jerusalem, dadaan muna siya sa, I think, yung shore lang ng malapit sa Ephesian church, sa Ephesus. Tapos, pinatawag niya mga elders, and then ito yung words na binigay niya. Ang final instruction niya ay mga warnings. Alam niya, sabi niya, pag umalis na ako, pag nawala na ako, kasi yun yung last na eh. Pagkatapos, pagdating ng Jerusalem, i-arestuhin na siya and then papatayin na siya after ilang years. So, ito yung last. And then, yung instruction niya is, pag wala na ako, they will come among you wolves. May mga manggagaling mula sa inyo, mga wolves that will lead the believers astray. So, basahin natin yung last, I think ito yung last, sa Revelation chapter 2, verses 14-16. Si Christ ang nagsasalita dito. But I have few things against you. You have some there who hold the teachings of Balaam. So also, you have some who hold the teaching of Nicolaitans. Therefore, repent. If not,
I will come to you soon and war against them with the sword of my mouth. So yung kausap dito ni Christ is yung, forget mo anong church, pero yung isang church dun sa seven churches, is when, sinasabi niya, some of you nag-hold ng teachings ni Balaam, some of you in-hold yung teachings ng Nicolaitans. Yung Nicolaitans, I think na-discuss na ito dati, is a group holding to the doctrine of Balaam na sasabi na yung ko-convince na yung pagkain ng mga food na inalay sa mga idols, they also indulge in sexual immorality, itong mga Nicolaitans na ito. Si later on, si Clement ng Alexandria, nag-comment siya about Clement about sa mga Nicolaitans. Sabi niya, they abandoned themselves to pleasure like goats, leading a life of self-indulgence. Ganun yung description niya sa mga Nicolaitans. Their teaching perverted grace and replaced liberty with license. So ginamit nila yung grace ni God, ni Christ, as a license to commit yung mga sexual immorality na ginagawa. Ito yung mga Nicolaitans, and sabi ni Christ, may nakapasok sa inyo, and then some of you are actually holding to that doctrine. Kaya sabi ni Christ, I'm warning you sa church niya, sa Revelation chapter 2 yun. So makita natin, yun yung mga verses na ginamit ni John Owen as to support yung sinabi niya sa Rule 10 na be watchful and be careful dito sa mga false teachers na ito. You should shun them, wag i-entertain, wag paalisin, do not let them set foot sa pulpit, ganun. And then proceed tayo sa explanation. The first phrase of this rule was discussed in part under section 2 rule 4. Yung section 2 rule 4, ito yung sinasabi. Believers must maintain an unremitting care and effort to preserve unity in both in general and particular. So parang binalikan ni John Owen na yung explanation dito sa rule 10 is actually yung part mo na discuss na sa rule 2. Na kung isisik natin ng unity, we should in effect obey yung rule 10. Ganun yung sinasabi niya. Tuloy natin. And such people, and sinabi niya, there's a generation of men whose tongues seem to be operated by the devil. James calls it set on fire by hell. As if they were the offspring of serpents, their greatest delight is in the fire of controversy. They live on disputing, quarreling, backbiting, and endless strivings. So yung sinabi dito, dinidescribe lang yung mga taong yon, yung mga false teachers. Abi, offspring of the serpent. Referring dun sa si Satan, nilure na si Eve, eating the forbidden fruit by misquoting and abusing yung word ni God in the garden. And then, yung offspring nito ni Satan, they're doing the same thing, perverting the word of God, misquoting, abusing God's word. Sabi dito, disputing, meaning they sow discord, nag-stir up ng conflicts or pag-aaway. They thrive kapag mayroong disharmony. They thrive kapag mayroong factions or pagkaka-watak-watak. Doon sila na-excite. Kapag may, uy, tingnan mo, nag-aaway na yung ano. Alam mo ba, ganito yan. Parang ang saya nila kapag mayroong nadi-divide. Tapos, doon sila na-excite, kumbaga. And they thrive in that. Sabi ni John Owen, note such men and avoid them. Usually, they are men with private interests, worldly goals, and high conceits and proud spirits. Sa Proverbs, merong binigay ni description. Ang ganda ng description dito sa Proverbs chapter 6. Sabi, a worthless person, a wicked man, goes about with crooked speech, so sa pananalita, winks with his eyes, signals with his feet, points with his finger, with perverted heart devises evil, continually sowing discord. So sa lahat ng ginagawa niya, yung lahat, sa paningin, sa salita, sa paa, sa daliri, lahat ng ginagawa niya, nagkukos ng discord or yung pagkakawatak-watak. Ganun din describe sa Proverbs itong taong, dinidescribe din naman ni John Owen. Kung kailangan niya magsinungaling, kung kailangan niyang manira, kung kailangan niya mag-bear ng false witness, just so mayroong division, gagawin niya. So yung advice para sa atin is, yung tuloy natin, from such, turn away.
mula sa mga ganitong tao, turn away. For the latter part of the rule, yung patungkol na sa mga seducers, it is clear that a judgment of discerning by the Spirit rests in the church and in its individual members. In short, turning away from these people na sinabi dito can be achieved or magagawa yon ng simbahan. Can be done since the Spirit, yung Holy Spirit ni God, guides us. Since the Holy Spirit indwells in us, and sinabi sa 1 John, let me read 1 John 2:27-26. I write these things to you about those who are trying to deceive you. But the anointing that you received from Him abides in you. So mayroong paggabay ang banal na Espiritu para maiwasan sila. Sinasabi dito ni John Owen. 1 Corinthians 2:15, the spiritual person judges all things, but is himself to be judged by no one. So since we are indwelt by the Holy Spirit, we have the capacity to exercise yung pagiging watchful, yung turning away from these deceitful men. In Isaiah 8:20, in-include kasi dyan sa note. Si Isaiah, binigyan siya ng instruction ni God to instruct the people not to listen to those who consult the pagan o yung nagko-consult sa mga mediums para kausapin yung mga spirits. So, makita natin sa mayroon ng sa Old Testament na may ano na, kumbaga may warning ng similar sa ganitong case. They are commanded to exercise this duty, and then nilista ni John Owen yung mga verses, 1 John 4, 1 Corinthians 14, sa Acts 17, they are encouraged in it, Philippians 1, yung duty to test the spirits is to weigh carefully kung ano yung sinasabi. And then, sabi dito, they're commended, and then refer sa Acts 17, yung mga Berean, kinross-check nila si Paul. Tama ba yung tinuturo nito ni Pablo? Tinignan nila yung scripture, kinumpare nila yung tinuturo ni Paul. Tama nga. So, sabi ni Paul, they're commended. Kinomend sila dahil sa ginawa nila. Sa Philippians naman, si Paul, pinag-pray na yung mga Philippian believers that their knowledge and depth of insight ay maging pure sa Philippians 1. Yun yung prayer niya. Tuloy natin yung sinabi ni John Owen sa explanation. The gold which refuses to be tested may well be suspected. Christians must choose the good and refuse the evil. If false teachers succeed in leading them astray, it will not be long before those teachers will require blind submission from them. In short, Scripture is our ultimate authority. Yung salita ng Diyos, yung pinakabasihan natin, kung saan we view yung mga teachings and we filter everything. If these false teachers, ayaw nila ma-cross-check katulad ng ginawa ng Berean kay Paul, ba't mo kinakross-check yung teaching namin? Walang Bible-an. Pag ganun yung sinasabi, red flag yun. Ba't ayaw mong i-refer namin sa scripture yung tinuturo mo? Sabi dito, kung totoong gold ka, sabi, the gold which refuses to be tested may well be suspected. Because suspicious yun kapag ayaw magpa-cross-check sa scripture. And it's a warning to us not to give them a foothold, for they will surely exploit it. Kasi sabi dito, kapag if they succeed in leading them astray, sunod-sunod na yun. They will also succeed in requiring them sa blind submission. Sumunod ka na lang. Ganun yung mangyayari. Now, ito yung explanation. Jump tayo sa requirements. Ano yung requirements for the believers to perform this duty, itong rule 10? Ano yung mga necessary things? Number one, sinabi ni John Owen, that their minds, meaning yung mga Christian to ha, that their minds should be exercised in the word, trained by constant practice to distinguish good from evil, especially that they obtain from the scripture a pattern of sound words with the main truths of the gospel and the fundamental doctrines of religion. They will then, at the first appearance of anything unorthodox, be able to turn away from its advocate and not give him any greetings. In other words, para yung mga mananampalataya, tayong mga believers, ay magawa natin na ishon yung mga false teachers to avoid to mark the wolves. In short, we must be very diligent in the word of God, constantly trained in distinguishing good from evil. Master of the gospel. Sabi ni Paul, ito yung of first importance. So yun yung master. Of the fundamental doctrines,
trained in the word, na kapag unang mong narinig pa lang, may something wrong, anything na unorthodox, last week na discuss natin yung meaning ng orthodoxy, you can argue from the scripture and claim na mali yan, yung narinig ko, kasi hindi yan base dito. Alam natin yung, kunyari, yung orthodox teaching lang. Ayan, kagabi, kinakabisado namin yung ano nga yun? Athanasian Creed. That this is the Catholic faith. That we believe in one God, in Trinity, in unity, neither confounding the persons nor dividing the essence. Kapag yun pa lang, na-deny na, hindi, isa lang yung Diyos. Isa lang yung person ng Diyos. Pag deny na yung Trinity, alam mo na, may red flag na agad na mag-aaral sa'yo. So ito yung sinasabi ni John Owen dito, na at first appearance ng unorthodoxy, narinig mo agad, may kumatok na ano dyan, alam mo na, alam mo yung sasabihin. Number two, tingnan natin, that they listen and pay attention only to what comes to them in God's way. Some men, in-elaborate dito ni John Owen, some men, or even very many in our days, have such a delight in novelties. Pag sinabing novelties, meaning yung mga bago, something new. And such a delight in novelties that they run greedily after everyone who deceived them with plausible arguments, propagating some new pretended revelations. They excuse themselves by saying that they have a freedom, even a duty, of trying all things, not appreciating that God would have his own work done only in his own way. They do not stop to inquire after the qualifications of these false teachers. Most of the seducers and false prophets of our days seem to be men who are not in God's way, leaving their own vocations to wander without a call, ordinary or extraordinary, without providence or promise. Yung sinabi dito na delighting in novelties, pag may narinig na bago, ang sarap pinggan. Ganun yung describe niya. Basta may marinig ka lang ang bagong katuruan, uy, ayos yun na. Parang nakaka-attract kasi sabi, may plausible arguments. Delighting in novelties without precaution can be dangerous. Hindi lahat ng bago, not everything new should be embraced easily, especially because of the fact that the canon of scripture is closed. The truth is settled in the scripture. Anything new, any new teaching must be scrutinized under the lens of God's word. Ito yung sinabi ni R.C. Sproul, pero non-verbatim. Hindi ko kasi mahanap yung quote eh. Ito yung sabi niya, non-verbatim to. If the doctrine you believe is something that the previous theologians did not see in the scripture, it's an indication that you have to consider it very carefully because it's most likely a false doctrine. Non-verbatim yun. Pag yung nakita mong bago, narinig mong bago, na yung mga theologians for the past 2,000 years, hindi na nakita, ikaw lang yung nakakita, be very careful. Mag-ingat ka na. Baka indication yun na may mali dun sa doctrine na yun. Sinabi pa ni John Owen, believers, sabi, voluntarily, without reason, give themselves to listen and attend to them. Meaning, wala ka naman dahilan, pero gusto mo lang silang pakinggan or i-intake yung tinuturo nila. Sabi doon, they are tempting God, who justly and with every right may then deliver them up to the effects of error, allowing them to believe the lies that they hear. Voluntarily and without reason, meaning mindlessly listening or attending, walang precaution, walang noble purpose, carelessly na ini-intake mo yung mga false teachings, is equal to tempting God. It's okay kapag yung purpose mo is you give them a listen in order to oppose. Aralin mo para malaman mo kung pasok ba to sa qualification ng scripture, but to give them a hearing without a noble purpose is dangerous and could lead us to error. So, yun yung warning dito ni John Owen. Listen and test only that which comes to you in God's way. Do not give any welcome to anything else. Later on, may question dyan si John Owen. So, bilisan natin sa number three, that they know itong mga, in order for us to perform yung rule number 10, it is necessary that they know and always keep in mind the nature of these seducers who would win over unstable souls. The Holy Spirit has described to us that nature in the Word. In short, for us to be able to avoid them,
we must know them based on the scripture, based on how the scripture described them. Kaya nga sabi ko kanina, ang ganda ng mga yung devotion ni Brother Lowie, yung midweek reading natin sa Book of Jude, kasi doon dinescribe pati nung nakaraan, 2 Peter 3, doon dinescribe yung mga false teaching. So, they will come in sheep's clothing. They have, sanabi, smooth talk with flattery, bringing doctrines that are suited to some treasured lust of men. Kung ano yung lustful desires, the lust of the eyes, lust of the flesh, the pride of life, yun yung ano nila, yung i-offer nila. With pretense of glorious discoveries and revelations. Just like yung paano yung mga false religion, yung mga cults, nagsimula, sila Joseph Smith, merong revelation. Si Manalo, may revelation. Si Charles Russell, ng Jehovah's Witness, merong private na revelation na they claim na naka-receive sila ng ganun. Ito daw, ganun daw yung ano nila, yung description sa kanila. Number four, that they utterly, for the Christians to obey this, it is necessary that they utterly reject and separate from those who have been warned and disciplined by the church. And then, kinote yung Titus 3. As for a person who stirs up division, again, after warning him once and then twice, have nothing more to do with him, knowing that such a person is warped and sinful, he is self-condemned. So, after nang magbigay ng warnings, iiwasan na. Tapos, naisip ko lang, baka merong scenario na merong magsasabi na, hindi, dapat, extend pa natin yung grace natin sa kanya. Dapat, gracious pa tayo. That's a false piety. Si Christ na mismo yung nagsabi, iwasan. Tapos, parang pinapalabas, mas mabait ka pa kay Christ. Eh, sabi nga ni Christ, iwasan eh. So, Christ has given instruction to His church to maintain its purity. And yung church ought to submittingly obey to yung mga measures na binigay ni Christ. Number five, requirement or necessary, that they do not receive any teachers or preacher who has not been approved by men of known integrity in the church. Then, binalik niya, sabi, in these evil days, men will run to hear new teachers even though they do not know where they come from or what they are. May isang ideology na nag-infiltrate sa church today is yung tinatawag na pragmatism. Pragmatism, basta anything that works must be true. Eh, gumagana naman eh. As long as yung isang teacher or yung preacher ay charismatic, ang galing magsalita, ang daming naaakay, daming na-attract na, nagko-command ng attention. Gifted yan. Parang ganun yung, hindi, yung qualification na binigay ni God sa mga epistle ni Paul, sinantabi, yung qualification na sarili yung in-adapt. Basta manggaling, okay na yan, ganun. The laudable practice of the first churches, ito yun, binalikan niya, was to give testimonials to those who were to travel from one place to another. Pinakita dito na kapag may nagta-travel daw na teachers, nagbibigay muna ng testimony para makilala yung church. Sabi, ngayon daw, hindi na yun pinapractice. Na even in the early church, nakita natin na mayroon silang precaution. They are careful and they scrutinize people before receiving them. Number six, that they live in observance of the law, not paying attention to the doctrine of anyone who is not known and approved by the churches. Andito ulit yung term na approved by the churches. Inaprubahan sila ng mga men na established na in their integrity. Kaya merong, yun yung covenanting, yan. And then yung laying of hands ng mga elders. Kasi itong men with integrity, in-scrutinize na nila itong tao na to before na patayuin sa harap. Parang ganun yung sense na sabi dito, they live in observance of the law. So, since Christ has given us qualifications of men who are supposed to take the offices in the church, dapat iyon yung sundin. And seven, ito yung last na ba to? Last na, that they put away any delight in novelties, controversies, dissensions, and all teaching that does not accord with godliness. This can very often prove to be the starting points of awful apostasies. Again, nandito ulit yung novelties, controversies, dissensions, yung pagkakahiwalay-hiwalay. And sinabi dito, carnal teachings does not accord with godliness. Yung mga carnal teachings.
Sabi, ito yung usual na starting point ng apostasy. Kaya makikita natin yung mga kinote na verse dyan, mga warning yan. Sabi sa Titus 3, avoid foolish controversies. And then sa 2 Timothy, ito yung sinabi ni Paul, chapter 4, for the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions. Yung gusto nilang marinig, yun lang yung papakinggan. Ganun na yung mangyayari. 1 Timothy 6, if anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of the Lord Jesus Christ and the teaching that accords with godliness, and dito ulit, he's puffed up with conceit and understands nothing. Kaya ganito yung mga warning, yung mga verses na in-include ni John Owen, because this happened, these things happened. Nangyayari talaga na may mga churches na yung mga nasa harap, sabi ni Charles Spurgeon, sabi clown, yung nasa behind ang pulpit is a clown. Hindi nasalita ng Diyos yung in-offer, kundi something that stirs up their lustful desires ng mga nakikinig. So yun yung warning. Yun yung mga necessary requirements para ma-perform itong Rule 10. Basahin ko ulit yung Rule 10 before we jump sa discussion. Believers ought to note watchfully and avoid carefully all causes and causers of division. They are particularly to shun seducers, false teachers, and those who spread heresies and error that are contrary to the word of God. So, yung question number one, sabi dito, the phrase in God's way crops up often in note 2 of the explanation. What does John Owen mean by it? So, in terms ng teaching and doctrine na kailangan natin matanggap, that we ought to receive, sinabi sa requirement number 2, what is God's way and what is not God's way? Ano yung kaparaanan na ginagamit ng Diyos para tayo yung sa ating pagtanggap ng mga katuruan? Kasi sinabi ni John Owen, huwag mong tanggapin yung katuruan na labas sa kaparaanan ng Diyos. Yung sinabi na. So tinatanong dito, ano yung kaparaanan na yun? Tinatanong lang. Question number 2, how may we discern between those who teach error inadvertently because of inadequate knowledge and those teaching error because they are not of us? In short, ano yung difference between an unskilled teacher and yung intentionally deceitful na teacher? Yung isang unskilled teacher, mali or hindi tama yung tinuro niya kasi unskilled siya, hindi pa siya alam masyado. Pero itong isa, mali yung tinuro niya kasi intentional siyang nagtuturo ng mali. Ano daw yung pinagkaiba nila? Yan. Paano natin madidiscern na ay itong teacher na to, mali lang siya, kulang lang siya ng pag-aaral. Ito, intentional talagang nagtuturo ng mali to. Paano natin madidiscern yun? Yun yung question number 2. Number 3, a young believer hears a speaker or friend arguing for a doctrine that is quite new to him. What should he do? So ito more on advice. Ano yung mapapayo mo sa isang newly converted believer na nakaririnig ng, sabi dito, ang may kaibigan that is arguing for a doctrine that's quite new to him. Bago niya lang. Since new believer siya, bago sa kanya. So anong advice mo? And then yung question number 4, what's the procedure in your church sa ating outreach for receiving into membership someone who has previously been a member in another Christian church? Ano yung procedure kapag may lumipat? Dito ha, kasi i-personalize natin yung tanong nga. Ano daw yung procedure sa CRO ng pagtanggap ng member ng ibang church papunta dito? Ayan. Siguro, pwede na tayong kung meron kang gustong sagutin, pati yung mga nasa Gmeet, kung meron man sa Gmeet, pwede nyo pong i-type yung inyong sagot. Kung meron rin pong mga questions or insights, oras naman, 10:50. Kaya pa yan. You can answer po, yung meron tayong 4 questions, or you can ask a question po. Yung in God's way, interesting yung question dito. Ano yung God's way and not God's way? Baka may mag-argue, bawal na bang manood sa YouTube? Ayan. Kasi in God's way, pulpit lang. Ayan. Pwede nating pag-usapan yun. Mic check. And then yung how may we discern between yung unskilled na teacher and yung false teacher talaga? And then sa number 3, yung advice sa young believer
na bago sa kanya yung mga narinig niyang doctrine? Ano yung pwede niyang gawin? Sige po, if anyone, kung may gustong sumagot, feel free po. Again, discuss ko yung ano ha, yung sa number one ha, just in case ano. The phrase "in God's way" crops up often in note 2 of the explanation. What does John Owen mean by it? So in terms ng teaching and preaching and doctrine na tinatanggap natin, ano yung tinutukoy niya na God's way para tanggapin yon? Ano yung God's way and not God's way ng pag-receive or pag-intake ng doctrine? Ito yung tinatanong ni John Owen sa question number 1. And then number 2, ano yung difference? How can we discern between a unskilled na preacher or teacher na mali yung naituro and yung false teacher talaga na intentionally mali yung gusto niyang ituro? Paano mo madi-discern na, ito yon mali. Pero ano lang, kailangan lang mag-aral konti. Ito, mali kasi false teacher talaga. Paano mo madi-discern daw yon? Ito yung question number 2. Number 3, ano yung advice sa isang new convert na Christian na andami, naririnig siyang mga new some doctrines that are new to him bago sa kanya, pandinig niya. And then number 4, ano yung procedure sa atin sa pagtanggap ng members from other church? So, previously, member na siya ng other Christian church. Ano yung procedure sa pagtanggap sa kanya dito? Sige po, if anyone, pwede rin mag-raise ng discussion. Yung sa God's way, interesting ako dito eh. Does it mean, bawal lang makinig ng mga podcast and YouTube kasi hindi naman siya God's way? Ano yung sinasabi dito ni John Owen? Sige lang bro. Mic check. Wala rin dito, bro. Mic check. 1, 2. Mic check. 2. Mic check. Blue sound check. Okay, nothing. Mic check. Hey, anyone po, kung meron gustong sumagot sa ating 4 questions or meron pong sariling question na gustong itanong, pwede rin po. If wala by 11, we can close na by 11. 10:54 na sa akin. Ito lang oras nito. Again, you can ask questions and raise discussions if you want. Art, may question lang. And actually, question ko. Meron kasing quote si... I think si kay Charles Spurgeon yung quote na yun. Yung quote niya is regarding sa mga nagtuturo ng almost sane. Tama ba? Parang pina-quote niya is kailangan nating pag-ingatan is yung mga teacher na nagtuturo ng almost sane doon sa pinaka-orthodox doctrine. Yan, parang ganun.
Parang galing yung pinaka naging quote niya na kailangan nating ingatan. And mostly kasi sa mga false teacher sa scripture is talagang opposite siya sa kung anong contrary sa kung anong tinuturo ni Christ. So ang question is ayun nga, may mga nagtuturo kasi talaga na ganun na hindi ko alam kung in error sila or talagang opposed sila kay doon sa tinuturo ni Christ, doon sa pinaka-orthodox teaching. Paano natin usually madi-discern yung mga ganong teacher? Totoo, almost true. I agree with that quote kasi I think that Jehovah's Witnesses yata or they usually ang point of contention diyan is the semantics or yung definition. I think I forgot kung anong quote to. Pero they use the word Jesus, they would use the word Christ, but they mean nakapatid siya ni Lucifer. So it goes down sa definition. How do you define Christ? Is it based on the scripture, yung definition ni Christ ng scripture? Kasi they use the same words. Same na makikita natin sa scripture, pero kapag dinefine na, pag dumating na sa definition, kapatid ni Lucifer. Yung Jesus nila, kapatid ni Lucifer. So I think one thing that we can do is i-drill down yung pinaka definition. What do you mean by that? Do we have the same Christ? Do we have the same gospel? Kaya nga sinabi ni Paul, Galatians the false gospel yung tinuturo. Pero pinipresent, kinocover sa mga Christian language. Tapos sa loob, andun yung heresy. Nagagets mo yung So kaya deceitful talaga, kaya mag-iingat talaga. Yan lang. Thank you. Si Pastor po, baka may sagot. Papunta sa Paul. Paano na parang doon po, paano dessert? Paano pag-subtle? Okay. I agree sa sinasabi ni Art. So, ang pinakabasehan nga, yung sinabi niya sa meaning ng words, sa semantics, kasi it talks about the doctrine, yung teaching, yung kung anong tinuturo nila. Another way to discern them, ganun pa rin. You will know them by their fruits. Ganun pa rin. Kasi pwede nilang, maraming false teachers na orthodox. Ulitin ko, maraming false teachers na orthodox, seemingly. Yung mga heresy nila, tinatago nila here and there na halos hindi mo makita. Pero hindi madi-deny talaga ng lifestyle. Hindi talaga madi-deny ng bunga nila. So, yun pa rin yung old standard na binigay ng Panginoon Jesucristo. By their fruits, you will know them. So, meron din namang morally upright na mga false teachers. Diba? Hindi, at first glance, hindi mo sila talaga kagad ma-distinguish. So, kailangan ng due diligence. Kaya important yung sinasabi kanina ni Art na huwag pabigla-biglang tanggapin. In fact, ang sinabi nga doon, test every spirit. So, kasama doon yung due diligence natin na, kasi based on experience, meron ako dating kasamang pastor na basta God bless sa television, oy, Christian yan na God bless or praise the Lord or basta nagbigay lang ng religious terminology, baka Christian to o kaya alam niyo yan yung masyadong broad or masyadong loose pagdating sa pagtanggap ng kahit sino. One time may pumunta sa church sa dati naming church as in dumating lang. Tapos nagsabi lang na ito yung ako dati, ganito ganyan, ito yung ministry ko, ganito ganon. Pinatayo ka agad sa pulpit. Pinag-preach agad. Na hindi mo nga alam kung ano yung tinatayuan. Yung ganon. No? So, commonly, ang error, hindi dun sa hindi mo napansin . Dahil subtle . Kundi, walang due diligence. Hindi talaga tinest yung spirit. Kasi lalabas at lalabas yun. Dahil may standard tayo, which is the word of God.
So, ayun, I don't really much about kung pahalo kasi halos, parang ganito, si James White saka si James Brown. Sino ba yan? Yung charismatic? Michael Brown. Yung dalawang yun. And Michael Brown claims to be ano, orthodox talaga. Pero, sino support niya yung mga false teachers? So, sa ganun, tinatrato ni James White si Michael Brown as a brother in Christ. Hindi niya hindi disfellowship yon. Pero ako, bilang bilang ano, pastor, hindi ko i-endorse yung alanganin. Diba? Halimbawa sa inyo, okay lang si Michael Brown kasi in-approve ni James White eh. Hindi. Hindi naman si James White ang standard. He could be wrong. And I can say that he's wrong na para sabihin niyang kapatid pa rin si James si Michael Brown kung hindi niya i-condemn itong mga false teachers na sinusuport niya. Diba? Kasi accessory to the crime siya. Ngayon, I don't know much kung was there a time na talagang minarkahan niya as false teacher sila Benny. Ang tawag doon? Charismatic Pentecostals na false teachers. I don't know. So, sa ganun, very subtle. Kasi, nagiging backdoor si Michael Brown sa mga false teachers din eh. No? Kasi na, kung na-associate, alam mo yun, yung parang, sige, okay lang, pakinggan nyo lang yan. No? So, with due diligence sa atin, we should know better. Alam natin na hindi dapat ina-associate na yung sarili natin sa ganun. Ayan, brother. Thank you. Thank you, Pas. Next question. Pas, ano question? Follow-up lang din dun sa topic na sinasabi mo, Pas. Paano naman, may mga kapatid tayo, or hindi kapatid, may mga kakakilala tayo na na may na pwedeng kakilala natin na matagal na ka-church mates natin dati that they're claiming na Christian sila na sinasabi nila na nagre-reform sila pero walang simbahan, parang ano, walang simbahan pero sabi lang nagre-reform sila na kausap na natin sila dati yung mga ganon. Ano tong mga to? Ano tong mga to? kinoconsider po ba natin sila na brothers or sisters in Christ? Paano ba na nagiging brothers and sisters in Christ if they placed their faith in Christ? Ngayon, may mga believers na disobedient talaga, ayaw mag-attend ng church dahil for any other reasons. So sa akin, questionable yun. Hindi ako basta magbibitaw ng salita na, oy, kapatid to sa Panginoon or ano. Kasi nga, ano eh, questionable eh. So if ever I'll have a chance to talk to them, unless talagang may relasyon tayo sa kanila na alam natin yung faith nila and yung reasons ng hindi nila pag-attend, eh, kumbaga, kung if we are in a covenanted church, grounds for ano yun, disciplinary action. Yun action natin dun. Kung inaangkin din nila, nakasama natin sila as a church. Ngayon, kung hindi, ano lang siya, Lone Ranger, may kausap akong pastor dati, sabi niya, hindi to reformed pastor, sabi niya lang sa akin. Ay, nasa Singapore ako, nag-ano ako dun, may nakausap akong pastor, sabi niya, anong church mo, sabi niya sa akin. So, sinabi ko, I'm from ANCF, ganyan, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, ah, buti may church ka. Kasi marami pupunta dito, Lone Ranger. Mahirap yung walang local church. So, hindi yun Reformed Church, ha? But they have this idea na mahirap patunayan na ikaw ay totoong believer kung walang mag-vouch sa'yo na church or brothers and sisters. Kasi, bakit? Ang membership ng isang local church, ang requirement is regenerate membership. So, if you're not a member of any church, questionable eh. Bakit? Ba't di ka member? Either ayaw mo magpa-member, which is questionable na naman yung pagiging Kristiyano mo,
or ayaw kang gawing member dahil hindi ka Kristiyano. No. So, ayun, ingat lang sa pagbitaw ng salita kung kapatid to o hindi. Hindi rin tayo hastily nagpapas ng judgment. Bawa, hindi lang nakakapag-church. Hindi na believer to. Kasi hindi natin alam yung circumstances nila. Unless alam natin kung bakit at talagang outright ayaw nilang umattend. Diba? Ayaw nila sa Panginoon, dinideny nila si Christ. Yun. So, yes, brother. Okay lang mag-intro. Sige, bro. Knowing them, I consider them brothers. And recently, kasi may constant communication naman ako sa kanila na they're already attending CCF. So may mga churches na sila. So sa ganon, kasi kilala ko sila eh, no? Hindi rin naman ako papayag na alam kong Kristiyano itong mga to tapos hindi sila nag-a-attend sa church. So may dalawa kong pwedeng gawin. Pwedeng pag-pray ko na sila'y makahanap ng local church or nandun din na encourage ko sila na maghanap ng church. So, kung tinatrato ko silang kapatid, tatrabahuin ko yun. Kung hindi man sila kapatid, evangelism. Evangelism yung ano natin. So, marami tayong kasama dati na nasasabi ko rin na hindi talaga Kristiyano. Hindi dahil hindi lang sila nag-church. Pero kasi, talagang kita sa lifestyle nila na hindi sila Kristiyano. Kita sa bunga nila. So, yun yung pinakabasehan. Para hindi ko sila tratuhin bilang kapatid kay Kristo. Yes. Ayun, natuwa nga ako kasi yun nga. Nag-attend na sila sa church. Yung family, sila kay Johan magkakasama, sila kay Doy, tapos si kay Jaden, Ate Riha, very active sila sa church ngayon. So, ang ano ko lang, sana maka-attend sila sa Reformed Church. Pero, that's good enough for me na at least meron silang ina-attendan na church kahit papano. Kumpara dati, talagang wala. Ayun. Thank you. Mayroon pa pong gustong mag-ask ng question or sumagot dun sa questions natin? According dun sa, hindi ko masyadong alam to, pero according dun sa dati kong pastor, si Pastor John, hindi niya masabing reform siya. Hindi niya masabing ganun. Hirap na hirap siyang sabihin yun, aminin. Kasi daw, maraming klase ng Reformed Church. Maraming klase ng Reformed. So, ano-ano tong mga klase ng Reformed na to at iba-iba ba sila ng proseso sa pagtanggap ng miyembro? At kung magkakaiba-iba, diba, meron bang Reformed Church na napapasukan ng false teaching? And may Reformed Church ba na false church? Isa, pagdating sa Reformed, pag kiniklaim ng Reformed kasi within the group ng Reformed, may nakiklaim na yung isang Reformed hindi talaga totoong Reformed. May ganung away, ganung ano kasi, mga claims. Kunyari, yung ang sinusundan lang nilang line ng Reformation is yung from Calvin, pero yung Lutheran and Zwingli hindi nila kinoconsider. May mga ganun kasi. Baka doon ang gagaling po yung sinabi ni Pastor. Na maraming kasing nagki-claim din na hindi, yung totoong reform dapat presby lang. Ganun. May mga ganung claims po kasing lumalabas. Ayan. Maraming Protestant Reformed Church, Baptist Church na wala na ngayon kasi nag-fall away. Ang daming mga churches sa Europe, sa States na nagsara na dahil napasok ng false teaching. Kaya nga may ganong katuruan na ingat
ito yung malaking problem sa West. Pagka ang church, common to sa mga non-confessional, lalo sa baptism, yung mga Presbyterians, ganyan, na one generation, alam ko, tinuro ko niyata sa inyo to eh, confessional, di ba? Hindi, non-confessional, pedo-baptist. So, yung unang generation, mga adults na born again, talagang genuine believers. Ngayon, binaptize na yung mga anak nila into the church. Hindi naman lahat yon, sabihin natin 10 yung binaptize. Sabihin natin 5 lang doon yung nagpatuloy. The rest, false converts. 5 lang talaga yung Christian sa kanila. Pero members sila ng church. Yung nagkaanak yung mga yon, same pa rin. So yung 10 doon, ay yung 5 doon na unbeliever, magbubunga yon, most likely, unbelievers din yung anak nila. So sabihin natin, yung 10 na yun, nagkaroon ng 10, 20 na mga anak naman at binaptize din. At doon, sa 20 na yun, 10 ang hindi believer. 50% ulit ang believers lang. So you can imagine, do the math. Yung susunod na generation, hanggang namatay na yung first generation ng mga genuine believers, na dominate na ng mga unbelievers yung membership ng church. So ano mangyari sa church na yun? It will cease to be a genuine church. Kaya very important yung regenerate membership, very important yung credo baptism, kasi sinisigurado natin na ito ay totoong Kristiyano. Yun yung kagandahan, no? Ngayon, may ibang argument naman ng mga presbys, so to each his own. Pero ayun nga, maraming types ng reformed, no? Yung iba hindi lang sinasabi ng reformed sila, like ang sila Pastor Dan Delmo, they are primitive Baptists. So they believe na hindi sila galing sa Reformation. They go back straight to John the Baptist na kaya nga primitive eh, from the olden times, from the time ng Panginoong Jesucristo, mga apostol, dumire-diretso. Wala silang time na nag-apostate yung mga churches, wala silang Catholic Church na dinaanan, kaya hindi nila kailangan mag-reform. Yun ang pinaniniwalaan nila. So, dun papasok yung argument na is it true that there's the perpetuity of the church or is there the perpetuity of the truth? So, ang argument dyan ni Pastor Noel, na-explain niya, kasi may isang nagtanong dun sa isang pastor's conference regarding that. Ang tinuturo ng Bible is the perpetuity of the truth. Because without the perpetuity of the truth, kahit nag-perpetuate yung church na tinatawag mo, false church yun. Kasi wala na yung truth eh. So anong nagpatuloy? Yung katuruan, yung katotohanan, that even the gates of hell cannot prevail against the church of Christ dahil sa katotohanan na in-uphold nun. So sa madaling salita, kahit nagkaroon ng Roman Catholic Church, meron truth. At yun ang nag-perpetuate. At meron church. Meron dong, di ba, may universal church at merong visible church. Among the Catholic Church, there is the invisible church. And the invisible church went on to protest, to reform. So yun ang nagpatuloy, dala-dala na lang yung katotohanan hanggang ngayon nag-perpetuate yung katotohanan. So in a sense, nag-perpetuate din yung Church of Christ because it upholds the truth of the teachings. So ano yan, klase ng Reformation, kasi tandaan natin, we are 1689, LBCF. Sila, meron pang Westminster, iba-iba. Kaya, siguro sa case nung ni Pastor John, hindi pa siya, I don't know his heart nung time na yon. Pero until now, I don't think he is considering himself as reformed na as in, sasabihin niya na inamin na ba niya? I mean, wala siyang, kasi sa ano lang, di ba? Pero I mean, sa ano nila, statement of faith, hindi naka-specify kung anong klaseng confessions or creeds ang tinatayuan nila. Tama, di ba? So, hindi mo siya ma-distinguish. Now, are they a true church? Yeah, kasi may marks eh. May kita mo na yung marks of the true church. Di ba? Ayun, so, nasagot ba? Ayan. Baka may follow-up question?
Hindi ko sagutin yung tanong ni Tito Amor. sagutin ko yung sagutin. Na dito sa ano, sa number 4. Yung regarding sa ano procedure sa pagdipat ng church tsaka sa pagtanggap ng membership. Ang pagkakaalam ko dahil tinanong ko na rin kay Pastor to. Basically ano, yung normal na ginagawa natin sa nangyari ngayon na pag may tatanggapin tayong miyembro na galing sa ibang church. Ang alam ko doon, Pastor, di ba, kailangan nyong mag-contactan nung pastor to pastor kung ano mang pwedeng ano mang communication. Tapos, yun, basically, alamin kung bakit ano lilipat, no? Pero ang point ko dito is may kaayusan na ganun. May idea tayong ganun na may kaayusan yung tamang paglipat. Kasi noon, basta lumipat ka lang, alis, magkaroon ng issue sa dating church, lipat ka lang sa ibang church, okay na. Patid ka lang ng mga 2 months, hindi ko alam kung member ka or hindi. No? Ang nakita kong danger doon sa walang kaayusan sa paglipat ng simbahan na may simbahan dati or walang simbahan dati na nag-attend sa isang simbahan, eh, tulad din nung sinasabi kanina ni Pastor na di forget meron ng church noon na nagsasalita siya doon sa harapan, ebe pinapipreach na agad. Ganon din sa napansin ko lang din noon sa mga or sa dati nating church or paniniwala na pagka medyo or pagkasikat ka, eh pwede ka na magpreach agad sa harapan. No? Isang nakita ko sa ano eh, kasi friend ko po si ano si Berwin Maylie. Kasi sa Tiga Brookside siya noon. So parang naka-jogging-jogging namin. Tapos part siya ng isang malaking simbahan. Oh, pass. Tapos ano siya, sports ministry. Tapos ang pangalan ng sports ministry, ano, Yahoo Ministry. Hindi. Loko lang po 'yun. Loko lang po 'yun. Hindi. So may ministry siya. Tapos friend ko siya kasi sa Facebook. So na susundan ko yung kung ilang taon na siya sa gato ganyan. Ang huli kong balita sa kanya, nagpipreach siya rin siya, nagtuturo na rin siya. Although hindi ko naman somehow kina-question yung pagtuturo niya, pero ang nakita ko lang yung trend ng ganun, yung trend ng ganun. Na 'di ba yung isa pa si Amalayer, 'di ba? Oo, no. Biglang pinatay sa harapan kasi malaki yung impact sa ano eh sa or influence na ang main ang sa tingin ko ang motivation noon eh hindi para mabago yung mga tao sa tinuturo kundi makapaghikayat ng mga ng miyembro ng simbahan. Kaya ang ganda nung ano eh, ang ganda yung may kaayusan pagdating sa paglipat ng membro ng isang simbahan. So, yun lamang, bro. Thanks, bro Rico. Sinagot niyo yung question number 4. Anong procedure yung ginagawa sa pagtanggap? Anyone po, meron tayong 4 questions gan eh. If anyone mayroong gusto sumagot. Sige. Salamat kay Arts sa pagturo. Siguro sa may number 2, how may we discern between those who teach error inadvertently because of inadequate knowledge and those teaching error because they are not of us. Siguro pagdating sa pag-scrutinize ng scripture, it takes time and diligence eh, para malaman yung tinuturo nila. Pero isa sa mga nakita ko na way para ma-discern false teacher sila at isa naman is insufficient naman yung knowledge niya yung kung paano nila i-accept yung correction from
sa mga pastor, sa mga elders. Kasi kapag yung sa may inadequate knowledge, sa mga hindi ganun maalam, they take humility. Hindi nila itataas yung bandara nila na para bang they know everything. Kaya ano, ang gandang practices nung every time na nagbibigay tayo ng insights, we are open to any correction, any possible na criticisms or pwedeng mabago. And yun, isa sa mga signs ng isang a true teacher, hindi siya false teacher, na inadequate lang yung knowledge. But yung opposite naman sa mga false teacher, they will not accept any correction tsaka ng criticisms. Instead, ang standard ng truth sa kanila, yung sarili nila. So, kaya nga pagka mga false teacher, sobrang takot sa confrontation eh. Instead na iharapin nila yung confrontation, they will flee. Aalis yan sila. Then, tas mag-iiwan na lang ng marks dun sa kung sino man yung nag-correct sa kanya. Kaya, ang ganda ng topic din na ito yung mga false teacher. Dissensions, kapag may novelties, may bagong teaching, deny agad nila. So, siguro yun lang. Kung paano sila mag-respond sa correction, sa criticisms, biblically, hindi lang siya basta opinion. Yun lang. Salamat, bro. Evan, ganda ng sagot mo lang. If anyone pa po, may... Number one and number three pa. Pero, sa number three, ano eh? Ano yung advice eh? Kung pag may ano, new believer, sa number one, yung God's way. Ha? Bakit manood ng YouTube? Ah, sige bro. Regarding ba yan dun sa yung believer na nakarinig na may nag-argue dun sa doctrine na ina-uphold niya? Tama ba? Sabi dito, ano eh? O siya yung nakarinig na... Arguing, mayroon siyang friend na nag-argue for a doctrine pero hindi niya alam kung ano yung doctrine na yun. News sa kanya, sa new believer, bago niya lang narinig mula sa friend niya, yung doctrine na tinuturo ng friend niya, hindi niya alam. And then, I mean, diba? Ano eh? So yung nag-argue niyo against doon sa doctrine na ina-uphold. Hindi, friend, kunyari ako, friend mo ako, tapos new convert ka. May tuturo ako sa yung doctrine. Pero hindi mo alam tong doctrine na to. So ano yung i-advise ng ibang kapatid sa'yo? Hindi, against. May parang may friend ka na ini-introduce sa'yo yung new doctrine. Tapos bilang ako, kapatid mo sa ano church, sa pananampalataya, ano yung sasabihin ko patungkol dun sa doctrine na tinuturo sa'yo ng friend mo? Ganun yung advice na tinatanong sa number 3. Sa akin kasi, depende, no? Kasi kung ikaw yung mismo mag-a-advise, make sure na alam yung doctrine na tinuturo or pinapasa nung friend na yun. Ngayon, syempre, no? Be gracious dun sa new believer na kasama natin. New believer nga, eh. So, siguro, it's kasama rin sa duty natin na may guide yung ating mga kapatid na bago pagdating sa mga ganong doctrine. Kasi, yun nga, since hindi naman tayo pare-parehas na ng knowledge when it comes sa doctrine, may mga kakasimula pa lang, meron din na may advance na sa doctrinal views, pero ano yun, it's a matter of graciousness na unti-unti may maipanalangin din natin sila. Bago yun, when it comes sa advice, encourage sa kanila. Magbigay tayo ng encouragement na magpatuloy. Yun yung pinakaano dun eh. Kasi usually hindi,
as ano, katulad nung sa amin, nung una kaming nakarinig ng reformation, even I, hindi ko alam kung ano yung tulip nung umpisa. Pero ano eh, salamat sa grasya ng Panginoon na patuloy na ginamit si Pastor na tinuturuan kami what is tulip, ganun. Kasi hindi natin alam lahat. So, naging ano tayo, may mga chances na nire-reform tayo sa mga maling thoughts natin. And dun sa, ang ano dun sa isang tao ha, na medyo, kumbaga, matured na siya in faith, na tutulungan yung new believer, maging gracious and maging challenge na tulungan yung brethren na bago lang, na hindi masway sa maling katuruan. So, yun yung makikita kong advice doon. Na sa ngayon, nakikita ko naman na nangyayari na may bunga. So, yun yung ano natin doon. Kasi naisip ko yung ano eh, yung friend ko na dating ka-churchmate ko rin na ano, nag-o-oppose talaga doon sa doctrine natin na sinisharean ko. So, yun. Doon, challenge din sa atin, makita na ma-discern natin kung talagang totoo yung paglakad nila. Kasi ganun yun eh. So, sa ano, sa kung genuine believer din naman kung sa atin ha, sa part natin na mag-a-advise, maging gracious tayo. Pangalawa, maging observant tayo na tignan din natin kung yung faith niya is talagang totoo. Kasi minsan, ano eh, may nagsasabi na believer daw siya. In the end, hindi na nag-uphold kasi nga iba pala talaga yung gusto. So, iba yung tingin niya sa doctrine or sa gospel. So, yun. Sa atin, bilang mga magbibigay ng advice, maging gracious tsaka ano talaga, maging observant. Siyempre, kalakip nun yung maging prayer. Mag-support tayo sa kanya by prayer. Then, kung sa mga teaching, mag-expose tayo ng mga bagong, kumbaga, unti-unti, ituro natin sa kanila. Kasi, yun nga, iba-iba tayo nung, ano eh, nang, sa ngayon, ha, may mga iba, magkakaiba talaga ng, ano, ng knowledge when it comes sa doctrine. Yun lang naman. Yun sa number 3. Salamat, bro, Richard. And, add lang din ako sa number 3. Ayun, yung ano yung magbibigay mong advice doon sa young believer na pag may narinig siyang bago. Usually naman, hindi naman distinguish kung yung bago ba na doctrine na yun is mali o tama. Pero ayun nga, yung pinaka magiging advice is una, yung authority ng scripture. Kailangan niyang malaman na yung itong scripture is inerrant, hindi ito nagkakamali, and hindi ito contradict sa sarili niya. Hindi, walang mali. And ito yung bound ng katotohanan, yung truth. Kumbaga, since doctrine to, o word of God yung pinag-uusapan. Pinaka-practical command is yung to test every spirit. Yung lahat ng spirit na yun, is either mali man yun or tama, no? We should test it, no? In the light of the scripture. Ayun yung ano, usually practical advice na pwede mong ibigay doon sa young believer na kailangan niya malaman to na hindi lang dapat tanggap ng bagong nalaman, kundi kailangan i-test. Magpursiging mag-aral dahil ito yung isang responsibility ng isang believer, isang Kristiyano. It's either, lalo na ngayon, siya isang young believer, bago pa lang siya sa faith, no? And unang i-advise talaga is mag-aral ng salita ng Diyos. Yun. Ayun yung pinaka magiging foundation niya, yung scripture. Siguro yun lang. Thank you, Bro RJ. Naisip ko lang habang nagsasalita ka. If hindi mo, I think it's good pag hindi natin alam yung doctrine na tinuturo ng friend niya, nga hindi mo alam kung tama or ano. Sabihin mo, i-refer, tanong mo kay pastor kasi siya yung responsible sa tanong mo. Yeah. Sa soul mo and sa pagtuturo sa'yo. Pag di natin alam. Pero kung alam natin na mali, di sabihan na natin na warning. Kung alam naman natin na tama, di encourage din natin na aral. And ayun din, yung nakita ko. It's
kung may possibility na pwede kang magbigay ng example ng false teaching and pero yun, good advice din yung i-take mo siya kay pastor kung hindi mo talaga alam. Pero kung may knowledge ka naman kung ano yung truth and mali, ayun. Pwede mo kasi sa kanyang ibigay yung part na yun. Para magkaroon din siya ng idea kung yung doctrine ba na yun is tama o mali. Salamat bro RJ. 11:30 na. Sige po, last ano na siguro. May question number 1 pa tayo. Pero kung wala na, pwede na tayong mag-pray. Last ano? Question or nasasagot sa question? Okay, may tanong ako. Yun. Sige, Bitoy. Paano yung mga ano nagsishare ng gospel na ano, in error? Meron kasing error talaga tinuturo. Meron naman in error. Kumbaga, fundamentals lang yung alam nila sa ayun, paano natin yan? Sorry, can you repeat yung question? Ano yun? May mga may mga nagsishare kasi o may mga churches na nagsishare ng gospel na in error. Kumbaga merong yung fundamentals is yung ano na yung knowledge nila. Kasi meron kasing error talaga yung tinuturo. Tama yung gospel nila. Tapos mali sa iba. Well, oh, ganun. May maling part sila. Tama yung gospel nila pero okay. Sa ibang part mali sila. Paano yung take natin dun sa? Hindi, parang ganun. Kunyari, sa worship nila, merong mga ganito yung way ng worship nila. Ganun, guys. Ano yung take natin dun? Kasi meron talaga yung point yung error talaga eh. Mali talaga eh. since tama yung gospel na sinabi mo, mayroong instance kasi sa ano, sa Acts, Book of Acts, kunala mo si Apollos, ano siya, magaling, eloquent siya, sabi sa scripture. Pero napansin nila, I think sila Priscilla yung nakila yun. Napansin nila na ano, hindi pa niya alam yung iba. So ang ginawa nila, ano nila, kinuha and then tinuruan nila. So, I think maganda yon na ano, since na, may ibang part na sinabi mo na hindi pa alam or mali, edi i-correct yung mga mali. Pero dun sa ano, dun sa fundamental na tama na, yun, encourage lang dun sa tama na. Pastor, may ano kayo dun? Response kayo dun? Bro, yung mic. Sa case na yan, ako gustong-gusto ko makausap yung mga friends ko before, lalo yung mga pastora, mga pastor na in error at some of their beliefs. Kagabi nga, pinapakinggan ko yung preaching ni ano eh, Faithy, saka ni Bishop ano, Santiago. Bishop Manny Santiago. Na ano ko eh, nalulungkot ako kasi sabi ko parang ilang taon na silang ganun. Pero mas nakakatakot si Pastor Manny kasi ano eh, may alam siyang truth eh. Kaso nga lang, doon sila sa Charismatic Pentecostal ano, na Signs and Wonders, mga ganun. So, how do we address them? Orthodox naman ang gospel nila, nandun naman. Actually, ano, very ano sila sa evangelism. Kaso may mga sumasablay nga. So, I will not outright say na hindi sila Christian or ano, pero very questionable yung mga pinaniniwalaan nila. So, I'm doing my own way na at least maabot sila by, kasi pag, kung sabihin natin 6 years ago, stage, awayin ko talaga eh. Pero habang tumatanda ka, nagmamature ka, makikita mo na hindi lahat ng bagay ay makukuha overnight kundi sa pagluhod natin sa panalangin, sa pagsisipag natin sa pag-share ng truth, yung ganon, pagiging pasensyoso sa kanila. So in that sense, sinendan ko ng ano na American Gospel si Faithy ng kopya. Sabi ko, panoorin, tagal ilang taon na yata nung sinend ko yun. And, ano,
I even told her na gusto ko kayong makausap, ganyan. And sabi niya, sige. Ganyan. So, sabihin, may paraan para i-correct sila sa mga bagay na yun. Pero hindi, ano na lang, biyaya na lang ng Diyos if they will listen to it or they will have an open mind or magbigay sila ng audience sa'yo. Pero pag na-reject ka talaga nila, eh, tigilan mo na. No, tigilan mo na. So, in that sense, kung merong kaibigan na makita mo naman, okay naman yung gospel niya, ganun, hanggat nakikinig yan, huwag mong tigilan, hanggat may open door. Pero sabi sa salita ng Diyos sa mga apostol, di ba, yung 70 na sinan niya, kapag ka ayaw makinig, pagpag mo na yung chinelas mo, yung sandalyas mo. Have nothing to do with them. Condemnation na nila yon. So, ganun lang. Hanggat nakikinig sila, and be gracious enough to tell them the truth. And loving enough to be not just to kumbaga, pakita lang na tama ka, but also to make sure na naintindihan nila yung sinasabi mo. Kasi, alam, very important yung maintindihan natin na kapag ka hindi na nakikinig, kahit anong sabihin mo dyan, i-reject niya at lalabas na mayabang ka. Ganun talaga yung dating sa kanila. Pero ibang case, pag nakikinig eh, hanggat nakikinig yan, take every opportunity to speak the truth to that person kasi nakikinig pa siya. No? So, hindi mo na kailangan ano rin, batutahin. Kumbaga, eh, nakikinig na nga, eh, di maging ano ka na, parang friendly approach. Pag-usapan natin 'to. Maraming ano ah, maraming nagre-reform ngayon dahil ano one day mayroon silang narinig lang na gaya natin, may narinig tayong truth. Tapos naging ano na 'yon, parang Pandora's box binuksan natin. Ano nung mga katotohanan pa nakita natin. Diba? So, ayun. Maging diligent lang din sa pag-share sa kanila. Hanggat nakikinig. Hanggat nakikinig. Di pas nalilito lang ako sa part na, di ba nga, walang partial truth. Partial truth is false. Paano yung sa may gospel na yung nabanggit ni Kuya Art na partial lang yung understanding, ito naman, in error, tapos isa perverted talaga, which is obviously mali na to. Anong kategory to mapupunta sa may in error, tapos ito naman partial lang yung understanding sa gospel na nagsishare ng gospel? Apo, pas. Ano ba? I mean, di ko alam kung magiging false gospel ba sila or heterodoxy yata. Pag yung gospel false or in error, hindi gospel talaga yun. Alam naman natin yun. Ngayon, kung alam mo lang sa gospel, death, burial, and resurrection, that's the gospel. That's full gospel, death, burial, resurrection. Ang tanong, ano yung partial dun? Yung understanding. So, mas laliman yung pagkapaliwanag, pagkaintindi. Ngayon, pag sinabi nila na ito lang yun, death, burial, resurrection, period. Tapos hindi nila ina-entertain yung iba, nagkakamali na sila doon. Kasi hindi lang ganun kababaw ang ebanghelyo. Hindi lang ito patungkol sa death, burial, and resurrection per se. No, maraming, nandun ang justification, nandun ang holiness ni God. Nakita nyo, malawak siya. So, pero kapag ang gospel nila ay hindi talaga gospel, for example na lang, ang argument ko dati sa pinanggilingan kong church na nagsishare sila ng gospel, nandun naman yung death, burial, and resurrection, pero ang forefront, Jeremiah 29:11. Nagtalo kami nung pastor ko. Actually, nakadebate ni Archie. Ano eh, ang pinagtatalunan, ang sinasabi niya, hindi ko sinasabing gospel ang Jeremiah 29:11. At I agree naman sa sinabi niya. Pero hindi. Nandun yung idea na kapag nag-share ka ng gospel, quote-unquote, anong dala mong verse? Ano yung sinasabi mo? Jeremiah 29:11. Dream. Dream for the Lord. Mga ganun. Hindi na emphasize yung sinfulness of man, holiness of God, the good news that we're about to go to hell but God sent His Son to die for us. Nagiging back burner siya. No? So, hindi talaga nabibigay yung full counsel of God in sharing the gospel.
nagiging palamuti na lang siya. Or parang nangyari, ang one verse OVE. Ang nangyari ay lahat ng man's work or man's way to lure the person gagawin muna. So, ang nangyari, parang I'm ashamed of the gospel. Because Christian na pinanahanan ng banal na espiritu at aware sa resulta ng ebanghelyo, yun lang ang sasabihin niya. I mean, yun ang pinaka core ng mensahe niya. Hindi yung pagyaman, ma-reach mo yung mga goals mo and dreams mo. Bakit? Sabi, I'm not ashamed of the gospel of Christ because it has the power to save. First the Jews and then the Gentiles. Ngayon, kung maglalagay ka ng iba, magdadagdag ka, tapos ang gospel nandun na lang sa sabi sa ano, for all have sinned and fallen short, may sin ka, pero but the gift of God is eternal life through Christ Jesus, ang ginawa ni God, binigyan niya ang kanyang anak na matay sa krus ng Kalbaryo. Ganun na lang, parang brinash na lang. Naniniwala ka ba na sa ginawa ni Kristo? O sundan mo tong panalangin na to. Pero pag tinanong mo, bakit siya na, paano mo siya napatanggap? Kasi alam mo, shinare ko yung testimony ko kung paano ako brinis ni Lord. Doon ko siya nakuha. Diba? Sablay eh. Sablay. So, maaring tama yung gospel na pinaniniwalaan niya, pero hindi full yung understanding. Ngayon, may mga may gospel na pinangahawakan, pero hindi sila naniniwala na yun ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Mali pa rin siya. Yung part of understanding sa gospel, necessary false gospel. No, not necessary false gospel. So, therefore, that part of understanding sa gospel, parang kung ang gospel. So, false gospel, yun. Maaring ganito. Siyempre, may interview tayo, meron tayong what is the gospel? Hindi, at first, sabihin ko sa inyo, yung unang mga nagpasa, hindi naman talaga maliwanag yung pagkaka-explain sa sulat. Pero nung in-interview, naiintindihan nilang ebanghelyo, kaya natin pinaulit. Para, kasi ma-articulate nyo na yung sulat eh, dahil mas naiintindihan nyo ngayon paano explica. No? Pero makita mo, ang ligtas to kasi naiintindihan niya eh. No? Ngayon, ibang usapan na ang gospel, kasi sabi ng salita ng Diyos, I have come to give you life and live it to the fullest. And if you accept Christ as your Lord, you will live a full life, abundant life, and an honored life. Yeah? Oriel yun. No? So may mali na kagad dun. As against, hindi niya maipaliwanag, parang na to, sino natanong ko, what is the resurrection? Ano implication ng resurrection? Di ba maraming hindi agad na sagot. Pero naiintindihan nila. Pero kailangan nilang, parang pag wala nga yung resurrection. Pero habang kasing binabrowse nila yung mga libraries ng utak nila na, ito yung resurrection. And I'm here, kung sino man nag-interview sa inyo, nandun siya para i-articulate yun for you so that the next time na isulat mo or ipaliwanag mo kung ano yun, mas may papaliwanag mo siya ng malinaw yung pinananampalatayanan mo. Okay, so in that case, may partial understanding ng gospel, pero yung iniintindi niyang gospel, full, buo. As against sa mali talaga yung naiintindihan niya. Na nung pala niya naiintindihan, di jackpot ka, nasave ka pa. Naiintindihan mo na eh. Di ba? Ayun. Ah, brother. Pakategorize natin yung gospel, tapos ka-sugar po yung gospel, at saka yung expose ito yung gospel. Kasi yung sure, maraming mga rin na pinopon nila na God has planned for you. So, doon pa naka-sugar po na yung gospel. Yung ito sa, totoo naman, merong plan ng Diyos sa atin. Pero hindi rin yung
kung paano natin i-expose yung gospel. Kasi kung sa akin ngayon, ha, kung paano sa akin i-expose yung gospel nung narinig ko ngayon, ay si myself na wala talaga nung walang bearings yung mga pinaniniwalaan ko. Kasi nga, in-expose ko lang yung selfishness, yung wickedness. And doon sa mga tao na mahal ba ng Diyos, na nagsasabi mahal ba ng Diyos, lalo sa Diyos, na sinusupercoat nila to just to say na kailangan mong sumunod yung Cristo. Kasi nga, parang enticing lang yung pagbibigay ng gospel. Kumpara doon sa ina-expose na yung estado ng isang tao, bakit na kailangan sumunod yung Cristo? Kasi nga, he's a sinner. So, paano po ba yun natin i-ano yan? So, when it comes sa categorizing ng gospel, when it comes sa sinabi niya naman na, kasi akala ko rin na walang partial gospel. Kasi when it comes sa gospel, kung paano siya kina-categorize, kung anong klaseng gospel ba siya, kung sugar cone gospel ba siya, or expository na gospel, na when it comes sa calling, call of repentance talaga. Mm-hmm. So, yung makikita ko kasi doon sa sinasabi, hindi siya mapapasok sa partial kasi wala namang partial gospel. Kung paano lang siya sinap, kung paano lang siya in-introduce yung gospel. Kasi kinamatay ni Stephen, kasi nga, yung binigay ng gospel, talagang mas yun. Pero may pinagkaipabag din sa sinabi ni Peter, wala naman. Pero ang problema kasi, yung iba kasi, na sinasabi nilang nagbibigay sila ng gato. Kasi nga, meron mong tansin. In a sense, meron siyang manipulative ito, parang yung kuto natin ng tao. Pero sa totoo ng gato, hindi siya pinagawas na yung kuto ng tao. I-expose mo yung pala natin. So, para sa akin, walang partial na, yun yan, sinabi mo nga rin pas na partial yung tiki. Kaya naalala ko yung na-upload natin yung set performance dahil patuloy when it comes na na-expose sa kanya na ibigay sa atin yung gospel. Pero nandun yung set performance na patuloy tayo yung nireform sa kanila ng posts. So, doon ako nag-stick doon sa question nyo. Na walang partial na gospel. Nasa kung paano lang ibigay yung gospel. So, categorically, ang sinasabi natin kanina, partial understanding of the gospel. Kasi, maaring narinig mo yung full gospel, yung katotohanan, as in buong-buo, hindi mo lubusang naiintindihan. Or may parts ka lang na naiintindihan that is enough for you to believe. And then eventually, lalago yun. Faith comes from hearing and hearing. Now, I agree na walang partial gospel because anything na dinagdagan mo yung gospel ay hindi naman gospel. It doesn't save. Hindi talaga yung ebanghelyo. So, gaya ng prosperity gospel, it's not the gospel. Yun. So, yun. Categorically, sasabihin natin na there's only one gospel and I agree na dapat marinig na yung good news. Pero ito, warning sa atin. Ang gospel ay good news. Okay? Kailangan nilang marinig yung good news. Hindi lang para papasamain yung loob nila na, grabe, wretched ako, or whatever. That's part of it. Kung nakita nila makasalanan sila, pero hindi nila nakita yung pagliligtas ni Kristo, eh, hindi mo na share yung gospel. Na-condemn mo lang sila. So, very important na ma-highlight yung holiness ni God, sinfulness of man. Pero, syempre, doon papasok yung pagliligtas, yung biyaya, yung pag-ibig ng Diyos. Because it is the good news. Kaya, pag nag-share tayo ng gospel, we are heralds of the good news. Hindi tayo bringer of bad news. Kaya nga, gospel of peace. Di ba? Marireconcile. Pero at the same time, bad news yon sa mga hindi mananampalataya kay Kristo. Ayan. Okay. Meron pa ba? Okay na? Goods? Sige po. Question pa? Yeah.
Pag nag-agree ang church na siya ay napatunayan na believer siya, meaning dumaan siya sa proseso ng interview, na-scrutinize yung faith niya, na-ipaliwanag niya, na-defend yung faith niya, na-paliwanag niya yung gospel, meron siyang conversion story na malinaw, at nagpapakita to na siya ay nananampalataya talaga kay Kristo. So, it varies. It varies. Hindi yun, wala tayong fix na kailangan 3 months, yan to ganyan. Wala namang ganun na fix. Bawa, galing siya sa ibang church. Maayos ang standi yan, lumipat siya dito, nagpa-member. Na-expedite yun, bumibilis. Ngayon, sa new believers, sa bagong believer, yung term pa lang, new believer, eh believer yun eh. Diba? So, dapat, yun ang ano, basihan natin ang pag-accept sa kanya. Ngayon, kailangan lang i-make sure na totoo siyang believer. So, it varies. Merong, kung 1 week, napatunayan ninyo, ba't hindi? Ah, yeah. Oh, that's good. Napakaganda nun. So, yun. Due diligence din ng church, ng members ng church, na i-observe talaga. Kilalanin siya, interview siya, kausapin siya, kasamahin siya. So, kasama talaga yun. Kaya ko nasabing walang fixed time kasi hindi natin alam talaga kung kailan mare-reveal yung kanyang ano eh, di ba? So, kailangan talaga due diligence. Kung within the week, nagpakita siya na hindi siya kwan, huwag nating tanggapin. Ngayon, very essential yung time na mapatunayan. I agree kasi new eh, bagong believer. So, from the time na na-accept na si, na-regenerate siya, kailangan may bunga, may pakita niya to. So, wag agad-agad. Parang ano yan eh, sinabi, wag kayo agad-agad magpapatong ng kamay. Diba? Mag-lay hands. Sa pagtanggap ng mga elders or deacons, wag din bagong believer. Ganun. So, may time na hinahayaan mo na sila mag-mature. Pagdating sa posisyon, pagdating sa membership, bunga talaga yung basehan natin. Pero again, wala akong masabing safe na time kung ano, kung hanggang kailan, ito ganun. Due diligence na kilalanin mo siya, trabahuin na makita, interviewin mo yung kapitbahay niya, magulang niya, asawa niya, kung kinakailangan, ano bang napansin nyo, ito ba'y ano, ganito ganyan. Ayun, doon natin malalaman talaga. Pero ang gandang basehan nung ano yun, parable of the sower and the good soil and the seed there. Thank you po. Close na po natin sa prayer. Let's pray. Our Heavenly Father, we praise you sa mga narinig namin na salita ninyo, Panginoon. We pray that you give us wisdom as we obey this rule, maging watchful and careful kami. And at the same time, Lord, that we may love your word, that we may study it diligently, at pag ito yung maging basihan namin, Panginoon. Salamat sa biyaya ng inyong salita. Salamat sa mga ginagamit nyo sa aming pastor sa pagsagot ng mga questions na mayroon kami. We pray, Lord, kayo ang patuloy na magbigay ng kalinawagan sa aming isip. At Panginoon, pinupuri namin kayo at sinasamba sa pinakamataas na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Brother